Ay mga kataki, bali napanood nyo na yung bonus cinematic ko, no? All in na yun dun. Bali unang sakay namin commute papuntang Jamliner Station sa EDSA. Magbabas papuntang Batangas Grand Terminal na aabot sa 2 to 3 hour commute. Saktong April 15 kami nagpunta at yun yung first time na pwede nang dayuhin ang isla after 3 years nang dahil sa pandemic. At dahil 3 years siyang hindi nagbukas sa publiko, syempre, madami din nagbago lalong-lalo na pagdating sa presyo ng gastusin. Makagala lang sa lugar na yon. Pagkababa ay may sakay ng jeep papuntang Mabini, Anilao Port. Abuti ng 1-hour commute papunta dito. Since revenge travel ang mga tao dito tulad namin ay tagsa ang mga tao sa opening ng masasang. Kaya matagal ang pila sa environmental fee at ticket pa sa pass trap papuntang Tugloy. Hi. Sinulog ang gana. Ano isda na yan? Mga 30 minutes ang biyahe papuntang Tugloy Port. Much better kung sa taas o sa second deck kayo uupo para kita nyo yung view ng dagat sa labas. Malam. Ay, mahulaglag ka dyan. Pagbaba ay sasalubong sa inyo ang mga tricycle drivers na siya namang maghahatid sa inyo sa inyong iPhone. Explain ko lang sa inyo ng madalian yung gastos papunta dito sa Tugloy, Batangas. Bale, 500 pesos, vice versa na yon, bus, it's either Jam or Alps, kung anong gusto niyo doon. Much better kung Alps kasi nakatulog kami doon kasi sa Jam. So, 70 pesos to 60 pesos naman, jeep papuntang Anilao Port at Anilao Port vice versa papunta namang Batangas Grand Terminal. Bale, 70 pesos nung pumunta kami papunta pa lang, then 60 pesos nung pabalik. Based sa dating mga prices o sa pamasahe papunta doon ay 40 pesos lang. Ngayon, tumaas siya ng 10 o 10. Pero maswerte kung makuha niyo yung 60 pesos. So, yung sa pass crop naman po, bale 140 pesos siya. Peso siya nung papunta. Tapos 160 pesos naman siya nung pabalik. Kumbaga nagbahala din.
Tapos, nung papunta, may babayaran ka pang environmental fee na 100 pesos. Yung mga price na to is yung time na April 15 kasi late na tong video na to. Panigurado, late upload ko. Dahil nagkasakit nga ako, nag-aaral na tayo sa Tokyo. So, yun. Yung tricycle naman, papunta dun sa inyong tutuluyan is 30 pesos per tao. Pero nung sabi, ginawa na lang namin special, which is 120 pesos kasi nag-aaral ka ng dala. Tapos sa tutuluyan nyo namang bahay is 500 pesos per night, which is depende naman kung ilang per night kayo doon mamamalagi. Kung isang gabi lang, which is parang dating ng is 2 days one night, 500 pesos naman yung standard nila doon na pagtutuluyan ng apartment. And then kung may aircon man, additional na lang yun, depende sa next naman is, syempre sa pagkain, it's either, depende sa inyo kung matipid kayo, 200 pesos, hanggang 500 pesos. Sa activities, optional lang naman since free lang naman maligo sa masasagot sa pagkain. Iba na lang kung gusto nyo talaga ma-hiking, snorkeling, o island hop. Bakit ka lang yun? Uy! Layo pa naman ako. Ano, lalakawin natin yan? Ano, lalakawin? Uy! Hindi na lang ginasukan dito. Ay, tagal niya naman. Nauna na sila. Lene lang pati. Lagi! Eh, sumali ka na dyan. Tinuluyan naming transient house ay R&B transient house. 5 minutes walk ito papuntang Masasa Beach. Hindi ito beachfront o seafront, pero may napakagandang 180 degree view ito na check nyong pagmamasdan. Dahil located to sa medyo maboral na part at kitang kita ang view ng Masasa Beach. As in, sa harap nyo lang. 500 pesos per person dito at yun naman ang standard ng mga transient house dito sa Tingloy. Pero kung gusto nyo mag-aircon ay kailangan nyo magdagdag ng additional about 350 or 850 per pax. Sa house na ito, meron silang 4 rooms na kaya mag-accommodate ng 8 to 10 pax. Much better if buong bahay ay i-arkilan nyo na. Meron din silang bidyoke, waiting area at favorite naming lanay area. May 4 na CR din sa bahay at ang 2 doon ay common CR. Magkano lang? Room tour. All in all, the best to stay dito dahil syempre yung view. If ever na kayo manunuluyan sa Tingloy, ay best and recommended ang R&B Transient House sa listahan. Annyeong! Annyeong! Ay! Annyeong! Annyeong! Wait lang, paano ba ito yan? Thank you.
unang araw namin sa isla ay ayun, tulog sila lahat. Pagkagising nila ay nagtungo kami sa Masasa Beach, sakay ng bangka, libre to sa amin. Depende ito sa tutuluyan ninyo at lakad matatag na lang kami pa uwi mga 5 minutes. Dinayo namin ng beach papuntang Lagoon and vice versa at tamang ligo lang sa Gedli. Di kami nakaligo doon sa mismong Lagoon dahil madaming tao at saka pababa na din yung tubig dahil hapon na. Tumambay at naligo na lang kami sa kabilang gilid noon kasi eto paano may tubig pa. Huwag mo matulog. Hinihintay pa nga kita pumasok. Ayan, dito po kami sa Masasa. Ayan. Yan, Ray Pachamba. Layo pa para pang langgam. Ang tagal po niyan. Ah.
Lakad pa lang kami sa starting point ng akyat sa mag-asawang bato. Ayan. Malayo. Kikita sa ano. Kikita sa GoPro. Gee. Minto pa nga. So, ayan. View. Wala pa kami magawa. Kahapon nagsasa beach lang kami tsaka lagoon doon. Tapos kapoy. Napunta kami gabi. Yung mga activities ngayon na lang tsaka bukas. Pero hindi namin alam kung makakaligo kami pagkatapos akyat. Pahinga muna. Ang hiking nila dito tumaas na. Dati kasi isang daan per tao lang. Ngayon 200 per pax na. Mga seal! Mga seal! Yan. Kita-kita lang tayo sa pag-akyat. Bye! Si Kuya may kasalanan. Yeah, yan. Ito yung atin noon sa kabila. Dito kayo. Zip line. Isipin mo yung tingo. Yan pa yung inakyat natin eh. Kalmado ka lang!
O sige po. Ang nervyos sa ginagawa natin. First time ko na nervyos. Lahat na bundok na ano nakita natin. Mama, dito lang eh. Umaambon kasi kaya... Balik mo. Hay! Hay! Yung iniisip ko kasi madulas kasi bato kasi yan. Tuk-tuk pa. Sayangin mo lang matanda. Hay! Grabe ka. Kalabaw lang tumanda. Wait. Hay! Ano ba? Hay! Hey. Ah, may anak yung kalabaw. Gagawin. Tawa ko lang. Okay na? Hmm. Imagine na? Hmm. Oo. Ulit. Tawa ko. Ano? Hi, hi. Flying high. Aray! Bye. Ay puta. Yeah.
Thank you.
yun? Yung ano, yung ito, ganito. Ay, kuya, pwede makuha. Nagsusuka ka na? Nagsusuka ka? Meron din doon. Parang hindi tabi ng dagat. Ano ang bayan?
magiging Spider-Man. Ano yung sa loob? Okay, that's it.